sa Gerald Trias, Cavite. Sa kuha ng CCTV ng barangay Dulong Bayan, isang motorsiklo ang sumemplang. Ang isang pang motorsiklong nakasunod dito ay sumemplang din. Pero ang rider agad din nakatayo. Ilang saksi ang sumaklolo sa mga biktima. Rumesponde rin ang ilang tauhan ng pamunuan ng barangay. Ilang sandali pa, habang inihintay ang ambulansya, nagtakbuhan ang mga tauhan. Sa kabilang bahagi ng kalsada, nakuhanan din ng CCTV ang pagdulas ng dalawa pang motorsiklo. Igan, ano nga bang dahilan ng sunod-sunod na pagsemplang ng mga motorsiklo sa kalsadang ito? Alamin mamaya! Sa San Fernando City, La Union, isang motorsiklo ang sumemplang matapos ito mag-overshoot. Ayon sa eksperto, nawala ng balanse ang rider kaya dumulas ang gulong nito sa kalsada. Tumama ang rider sa nakaangat na takip ng manhole. Natanggal ang helmet ng rider na hagit ng isa pang motorsiklo. Umalis din agad ang rider, hindi na rin nai-report sa otoridad ang insidente. Ilang araw matapos ang disgrasya sa parehong kalsada, isang motorsiklo ang nag-overshoot din. Pasado alauna na madaling araw nang ipapaliko sana sa krubada ito ang isang motorsiklo. Imbis na lumiko sa krubada, dumiretso ito palabas ang linya. Dumulas ang gulong at sumempla ang rider nito. Hindi na nai-report ang pangyayari. Samantala, halos isang buwan ang nakalipas, isa na namang disgrasya ang nangyari sa parehong kalsada. Nagpagewang-gewang ang motorsiklo hanggang sa tuluyan itong natumba. Ligtas naman ang rider at angkas sa motorsiklo. Ayon kay Albert Ventura ng Optimus Riders Group, isang non-government organization, human error ang dahilan ng mga disgrasya ng mga motorsiklo. Unang-una, overspeeding. Masyado silang mabilis. Pangalawa, nagtry sila mag-banking. Pero dahil hindi kaya, dahil baliktad nga yung kalsada eh. Pakaliwa sila nun eh. Pakaliwa sila, magbabanking sila pakaliwa. Pero yung kalsada pataas. Kaya ang mangyayari nun, sobrang bilis nila. Instead na kaysa sumemplang sila, gagawin nila, kakabigin nila sa kanan nyo. Kaya mag-overshoot sila sa kanan. Igan, mag-minor kapag liliko sa kurbada para maiwasan ang pagsemplang. Pinaka-importante talaga kung curb or line curb, minor talaga. Mag-minor tayo, bawas tayo ng speed. Yung tama-tama yung magiging ligtas tayo. Mahalaga rin kontrolado ng rider ang manibela ng motorsiklo. Pag hawak mo sa manibela, focus ka lang dyan. Kasi kayo magdadala ng ano mo, saan ka pupunta eh. Kung maksidente ka, kung ano yung angle mo ng manibela, doon kayo diretso. Sa Lipa City, Batangas, isang motorsiklo ang nagtangkang mag-overtake sa kotse may dashcam. Binusinahan ng rider ng kotse ang rider ng motorsiklo. Napatigil ang rider ng motorsiklo at sumemplang ito. Sa pagsusuri ng eksperto, maaaring nagulat at biglang pumreno ang rider. Dahilan daw para mawalan ang rider ng kontrol sa manibela. Nataranta siya kasi may parating, nag-brake siya sa unahan. Kaya ang tendency, pag-brake niya sa unahan, yung force ng motor niya sa likod, itutulak siya pababa. Kasi yung brake nasa unahan eh, magaan lang kasi yung unahan ng motor. Ang likod ang mabigat, andun yung makina, lalos lahat nandun eh. Ang ganitong uri ng pagbagsak ay tinatawag na low side crash. Normally, ito yung motorcycle crash na yung babagsak ka lang sa kanan o sa kaliwa. Ganun lang kasimple. Magbabanking ka, sumayad ka, bagsak. Ayos eksperto, para maiwasan ang malalang pinsala mula sa low side crash, makatutulong paglalagay ng tinatawag na slider, isang uri na aksesoryo na kinakabit sa mga motorsiklo. Kasi tendency nun, kung ikaw yung rider at kung sisemplang ka, igitna mo na yung katawan mo para pag bumagsak ka, safe ka. Pero importante pa rin, dapat may gear ka pa rin. Kasi yung slider na yon tutulong lang siya sa'yo para hindi ka bumasgas sa kalsada. Kapag sumemplang, narito naman ang mga dapat gawin. Subukang tumayo kung kaya. Itayo rin ang motorsiklo para hindi ito magsilbing hazard sa daan. Suriin ang sarili. Tinan mo na kung kompleto ba katawan mo, kung may tama ka ba. Kung alam mo namang kaya mong kumilos, saka mo check up yung motor mo. Kung wala namang malalang pinsala na tinamo, tingnan din kung may tumagas mula sa sasakyan. Tayo yung motor mo pag nakita mo walang leak. Tayo yung motor mo, check mo lahat. Brake, lever, foot brake, lahat. Kadena, check mo lahat yan. Ilaw, importante pa rin ilaw, signal lights, lahat. Humingi ng tulong sakaling hindi na kayo magmaneho. Sa barangay Mahabang Kahoy Serka, Indang, Cavite. Habang mumabiyahe ang motorsiklo, hindi nito naiwasan ang lubak. Sumemplang ang motorsiklo.
tumilapon at nagpagulong-gulong ang rider. Para sa impormasyon mula sa pamunuan ng barangay, malubak daw ang kalsada dahil sa hindi maayos sa pagkakagawa nito. Dahil ito'y parte ng National Road, reklamo nila ang kalsada sa Department of Public Works and Highways. Highside crash naman ang tawag sa ganitong uri ng pagbagsak. Basta tumalsik ka, automatic consider siya as highside. Tumilapong ka, lumayo ka sa motor, highside na yan. Ayon sa eksperto, mas mapiminsala ang highside crash kumpara sa lowside crash. Pinakamalala is pamatay ka. Kasi tendency, pag tumilapong ka, pangit ang bagsak mo, nauna ulo mo. Sabihin mo na kahit naka-helmet ka eh. Pero kung nauna ulo mo, tapos pwedeng yung leeg mo kasi, di ba, pag nag-bend, pwede kang mamatay. Tala, inalam ng pista ang dahilan ng sunod-sunod na pagsentro ng mga motorsiklo sa isang kalsada sa Cavite. Ayon sa pamunuan ng barangay, ang guys ay sanhi ng mga natuyong patak ng kandila noong nakarang mahal na araw. Friday, Biyernes Santo, prosesyon ng grande, prosesyon grande ng ng pagmahal na araw. Mahabang pila ng prosesyon ang mga tulo ng kandila nila pumapatak sa kalsada. And then pagdating Saturday na umaga, pagdating ng mga around 9 a.m., nag-start nang mag-melt ng kandilang yan, tsaka dumudula sa kalsada, doon nagkakaroon ng maraming aksidente. Halos taon-taon daw nangyayari ang ganitong insidente. Kaya naman bawat taon din silang nagpapaalala sa mga motorista tulad na lang ng paglalagay ng warning signs. So naglalagay kami ng warning sign dyan. And then minsan, ang mga motorista, hindi pinapansin ang warning sign lang. Kaya kami, naglalagay kami ng designated na tao from point to point ng barangay namin, may nagpapasabi sa kanilang slow down. Pero since na kahit na mabagal sila, minsan ang talagang ang kandila, pag dumulas yan, minsan na-aksidente, dumudulas talagang kusa minsan. Si Joe ang isa sa mga rider na nadulas sa kalsada. Napunta ako ng bayan. Dito nangyari yun, yung pagkakaslide ng motor. Kasi dalawa yun eh, dalawa kami magkasunod. Yung isa dito, yung isa nandun. Malaki ang pasalamat niya na wala siyang malalang pinsalan. Tignan mo, maliban sa bugbog, sa balikat. Time na yon, muntik na ako sa tricycle yun eh. Kasi pagkabaksak, may tumada ang tricycle. Muntik na ako dun sa unahan ng tricycle, unahan ng gulong. Naka-helmet naman ako noon, naka-gear. So, kaya medyo hindi ganun kalaki yung damage. Sa pagkakaalala ni June, nawalan na siya ng kontrol sa mismong motorsiklo nang dumulas siya dahil sa kandilang nagkalat sa kalsada. Bigla na lang dumulas sa ganun. So, hindi naman tayo nag-panic braking. Hindi tayo nag-panic braking para do sa para mag-fishtail yung hood natin. Kaya lang, sa sobrang dulas, sa sobrang basa na yung kalsada, isa pa aspaltado, so hindi na natin na-control. Ang kusang pagkatunaw ng mga patak na kandila ang tanging solusyon para mawala ito sa kalsada. Bilang rider, alam niyo ang peligrong dulot ng patak ng kandila sa kalsada.